Alberto, pwede pa tayo mag-usap? Bakit? Tungkol saan? May nakapagsabi sa akin na umutang ka daw ng malaking pera. Totoo ba yon? At saan mo naman nalaman yan? Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Oo, umutang ako. Ako naman ang magbabayad nun ha. Kaya wala kang pakialam. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Saan mo dinala yung pera? Ang dami mo naman tanong. Ayaw mo sagutin yung tanong ko dahil binigay mo sa babae mo yung pera? Ano yung pinagsasabi mo dyan, MC? Wala akong babae at yung pera ginastos ko sa ibang bagay. Huwag ka na magsinungaling, Berto. Alam ko na lahat ng panloloko mo sa akin. Pwede ba, MC? Tigilan mo ako. Hindi kita niloloko. Napakasinungaling mo talaga. Lahat ng pagtitiis ginawa ko na sa'yo. Tapos, ganito pa ang gagawin mo sa akin. Ang bisyo mo, pinalagpas ko na. Pero itong pambababae mo, hindi ko kayang palagpasin. Sino ba kasing nagsabi sa'yo? Ang bilis mong maniwala sa mga sabi-sabi. Lahat ng katrabaho mo, Berto, alam ang ginagawa mo. Bulag lang siguro ako dahil hindi ko nakikita na nililoko mo na pala ako. MC, hindi totoo yung sinasabi sa'yo ng mga katrabaho ko. Sinisiraan lang nila ako. Sinisiraan? Talaga ba? Aminin mo na kasi, huli ka na, tinatanggi mo pa. Bahala ka, MC, kung sino ang paniniwalaan mo. Sige, umalis ka. Magsama kayo ng babae mo. Tao po. Tao po. Sino po sila? Siya na nga siguro ang babae ng asawa ko. Ano pong kailangan nyo? Ikaw ba ang babae ng asawa ko? Ha? Hindi po. Hindi ko nga po kayo kilala eh. Oo, hindi mo nga ako kilala. Pero ang asawa ko, kilalang kilala mo. Naku ate, wala akong alam dyan sa sinasabi nyo. May boyfriend po ako, kaya imposible po yung binibintang nyo. Alam mo miss, bata ka pa eh. Kaya huwag ka manloko ng tao. Kasi baka bumalik sa'yo yung ginagawa mo. Pwede po ba umalis na kayo? Wala akong alam dyan sa sinasabi nyo. Papatol ka na nga lang sa mas matanda pa sa'yo. Eh parang lolo mo na yung asawa ko. Umalis ka na, baka may makarinig sa'yo. Baka isipin nila totoo yung mga sinasabi mo. Bakit? Naiiyak ka malaman ng mga tao ang ginagawa mo? May boyfriend ka na, pumapatol ka pa sa may asawa. Tumigil ka na ate, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Lalabas din ang katotohanan. Mauhuli ko rin kayo. Tagal naman niya sumagot. Hello, Laika. Ba't ang tagal mo naman sumagot? May inasikaso kasi ako. Bakit? Ano ba yon? May nagpuntang babae dito. Sinasabi asawa ka daw niya. Nakakahiya. Nag-iskandalo dito. Sabi mo sa akin wala kang asawa. Eh sino yung babae dito kanina? Naku, Berto, nakakahiya. Baka malaman ng magulang ko. Kakainis talaga. Oh, bakit nandito ka pa? MC naman, baka pwede pa natin tong pag-usapan. Hindi na, Berto. Wala na tayong dapat papag-usapan pa. Umalis ka na dito. Paano ang mga bata? Ako nang bahala sa kanila. Kaya ko silang buhayin mag-isa. Huwag mo naman tong gawin sa akin, MC. Maawa ka sa mga bata, pakiusap. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Di ba hindi? Hindi mo malang inisip kung masasaktan ako o hindi. Yung sa amin ni Laika, wala yon. Hindi ako seryoso sa kanya. Hindi seryoso? Pero sa kanya napupunta ang pera mo! Naawa lang ako sa bata, MC. Dahil kailangan niya ng pera para sa pag-aaral niya. Bakit? Magulang ka ba niya at alalahanin mo siya? Sa mga anak mo nga wala kang pakialam, tapos anak ng iba, naawa ka? Umalis ka na, Berto! Tama na yung maraming taon na nagtiis at nagbulag-bulagan ako sa'yo! Nay, mana po? Pumasok po ba sila Tyrone sa school? Oo. Bakit ano pong nangyari sa inyo ni tatay?
bakit andun po siya sa bahay namin? Bakit mo ba tinatanong sa akin? Di ba? Matagal mo nang alam ang panloloko sa akin ng tatay mo? Anong alam? Wala akong alam sa kalokohan ni tatay. Ang dami mong mamanahin sa tatay mo at pagiging sinungaling pa. O nay, bakit pati ako dinadaman niyo sa away niyo ni tatay? Dahil pinagtatakpan mo ang tatay mo! Mapu ka muna. Ano bang gusto mong merienda? Sana bahala, mahal. Sige, mahal. Ako nang bahala. Tay! Sino siya? Ba't tatay ang tawag niya sa'yo? Ah, wala. Nagkamali lang siya. Teka lang, ha? Tay, sino yung kasamang babae? Kaibigan ko lang yun, anak. May kaibigan bang mahal ang tawagan? Huwag ka ng maraming tanong. Ito, 1,000. Bumili ka na ng kahit ano. Huwag lang dito sa tindahan. Sige po, tay. Sino yun, mahal? Ah, wala. Anak ng tropa ko yun. Tatay kasi ang tawag niya sa akin. Ah, ganun ba? Halika na, sa iba na lang tayo magmerienda. Sige. Ang tagal mo nang alam na niloloko ako ng tatay mo. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Nay naman, hindi ko naman gustong pagtakpan si tatay. Kaya lang, alam ko pong magagalit kayo kaya hindi ko na lang po sinabi. Sa tingin mo ngayon, natutuwa ako? Sa dami ng tao, ikaw pa na mismong anak ko ang kakontsaba ng ama mo. Mabuti pang ibang tao, may malasakit sa akin. Pero ikaw na anak ko, wala. Alam mo na nagtataksi lang tatay mo, hinayaan mo na lang. Hindi naman sa ganun, Nay. Ayaw ko lang pong masaktan ka. At ayaw ko rin magkahiwalay kayong dalawa. Tinan mo ako, hindi ba ako nasasaktan? Umalis ka na at bahala ka kung patutulin mo ang tatay mo sa bahay mo. Pero hindi na siya makakabalik dito. Nay! Tay! Tay! Ano anak? Nakausap mo bang nanay mo? Opo, tay. Nakausap ko po siya. Galit pa ba siya sa akin? Opo, tay. Galit po siya sa inyo. At pati sa akin, galit na rin si nanay. Nalaman ba niya na matagal mo nang alam? Ang kulit mo kasi, tay. Sinabihan na kita na itigil mo lang yung panluloko mo kay nanay. Pero hindi ka pa rin nakinig. Hindi ko naman alam na malalaman ang nanay mo. Kung kailan ka kasi tumanda, saka mo pa nagawang mambabae. Masisisi mo ba ako, anak? Imatagal na kaming hindi nagtatabi ng nanay mo. Hindi dahilan yan, tay, para maganap ka ng iba. Huwag mo na akong sisihin. Tulungan mo na lang ako para magkaayos kami ng nanay mo. Tulungan? E pati nga sa akin, galit na si nanay. Ngayon lang yan, anak. Bukas, puntahan mo siya. Hindi ka naman matitiis. Bahala ka na, tay. Ikaw ang gumawa ng kalokohan, kaya dapat ikaw din ang gumawa ng solusyon. Huwag mo na akong idamay. Anak!